Ayan, ito lang ang ating manok na pinitrito. Ayan, naging turn brown na siya. Pwede na natin patayin muna yung ito. Ito yung bawang, sibuyas, ito yung ginger, bawang, lemon, kalabasa, of course sibuyas, at saka kamatis. Alisin natin yung buto. Sa atin, hindi natin dinuluto ang kalabasa with the manok. Pero dito sa Bahrain, walang problema. Ayan. Ito na yung chicken. Hanguin natin.
Lagay natin tong bawang. Pwede na natin ilagay itong sibuyas. Luya. Nor cubes. Lagyan na natin itong kamatis. Apat na kamatis po ito. Depende po sa inyo. Ayan. Kamatis. Kailangan maglalabas po yung sauce ng kamatis. Magiging parang ketchup. Steam mo siya. Lagyan na natin yung kalabasa para maluto. Kailangan maging sticky itong kalabasa. Takpan natin ng 10 minutes. Yan, check natin. Wala. Sorry. Nagtubig na itong kamatis. Huwag natin lalagyan ng tubig. Takpan ulit natin ng 5 minutes. Ayan, pwede na natin i-check. Uy, hindi ba bubuksan na naman? Pwede na natin ilagay itong manok na naprito. Lagyan ng pamenta. Kunti
ating asin. Tomato paste. Asukal, sugar. Coconut powder. Dry coconut powder. Konting tubig. Ayan, hayaan na natin kumulo po siya. Pwede na natin tikman. Naging sticky na siya. Tikman natin ang ating ginagaang manok with tomato. Drop po natin. Pwede na natin hahoy. Ayan, ito na yung ulam natin ngayong Sabado. Ginataang manok with kamatis, tomato paste, of course, bawang, luya, sibuyas, pamenta, of course, asin. Ayan. And kalabasa. Ito po yung ating ginataang manok. Ito po ang kunti kong kalaman, sariling pagluluto, Filipino food. Ewan ko sa inyo kung nasubukan nyo na ito, sticky ginataan na manok with kalabasa. Ayan, salamat po sa inyong lahat. Kakain po tayo.